Hello, magandang gabi po. Gabing muli sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes. Diyos ko, ilang days na lang at Pasko na naman. Ayan. Pasko, malapit na naman po ang Kapaskuhan. Ngayon po ay akin pong ibabahagi sa inyo ang ilang paraan na hindi na natin kailangan ng gayuma kung paano ba natin makuha muli ang ating mga ex, ang ating mga ex na nang iwan sa atin, kung paano ba natin dapat gawin upang maakit mo silang muli at sila ay tuluyang ma-inlove sa'yo muli. Ayan. Ito po ang ating bibigyang daan kung paano ba. Okay. Ito po ang ating ibabahagi ngayon. Marami sa atin ang naghahangad na muling makuha ang ating mga ex kahit na matagal na tayong hiwalay sa kanila. Ay hindi pa din sila mawala-wala sa ating puso at isipan. Gusto-gusto pa din natin siyang bumalik sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari sa ating mga relasyon nang kayo ay magkarelasyon pa. Gustong-gusto pa rin natin silang bumalik kahit na mayroon kayong mga hindi pagkakaunawaan, ay talagang gusto pa rin natin silang bumalik dahil nandito pa rin sila sa ating puso. Okay, paano ba natin makuha muli ang kanyang atensyon? Narito at ating alamin kung paano ba natin makuha muli ang atensyon ng ating mga ex. Okay. Una, huwag kang magpakitang masyado kung gaano ka ka-affected sa inyong paghihiwalay. Huwag na huwag mong ipakita sa kanya yung halos mamamatay ka na sa kakaiyak, yung hindi ka na kumakain sa kakaiyak, ay huwag mo yang ipakita sa kanya. Sa halip ay mas alagaan mo ang iyong sarili. Magpasiksi ka lagi at mag-ayos. Sa ganitong paraan, kapag nakikita ka niya, ay mapapaisip siya kung bakit tila wala lang sa'yo ang inyong hiwalayan. Kung bakit parang hindi ka apektado, mapapaisip siya kung talagang mahal, may pagmamahal ka nga ba sa kanya, mapapaisip siya ng ganun dahil imbis na magmukmuka ay nagpasiksi ka pa at lalo ka pang gumaganda. Kaya mapapaisip siya ng bakit parang hindi ka nasasaktan. Ayan. At kaya naman magkakaroon siya ng interest na kausapin kang muli. Okay. 2. Huwag na huwag siyang hahabulin. Hayaan mo na siya mismo ang mag-isip kung mahal mo ba siya o hindi. Dapat siya ang maghabol sa iyo. Huwag na huwag mo siyang hahabulin. Hayaan mo siyang mag-isip kung mahal mo pa ba siya o hindi na. Dapat siya ang maghabol sa iyo at hindi ikaw. 3. Lumabas ka kasama ang iyong mga kaibigan. Mag-post ng mga masasayang kaganapan sa iyong buhay sa social media upang kapag nakita niya ito, ay hahanga siyang muli sa iyo dahil sa iyong katatagan. Ang mga lalaki ay gusto nila ng independent na babae. Ayaw nila yung mahina ang loob ng kababaihan. Gusto nila yung babae ay independent. Kaya gawin mo yan. Lumabas ka sa halip na magmukmuka, lumabas ka kasama ang mga kaibigan, magpicture ka at ipost mo ito sa iyong social media. Ipakita mo sa kanya na ikaw ay matatag at hindi basta-basta na lang nagmumukmuk. Number 4. Subukan ang makipag-date sa iba. Tingnan mo kung hindi yan magkakandarapa para kausapin ka. Kunwari, mayroon kang ka-date or pwede mo rin kausapin ang iyong, halimbawa, mayroon kang best friend or kaibigang matali, kausapin mo siya na kunwari magkukunwari kayong mag-date na kunwaring liligawan ka ng iyong kaibigan. Tingnan mo kung hindi yan magkandarapa para kausapin ka, lalo na kung nakikita niya na mas gumaganda ka pa lalo. Magkakandarapa yan upang bumalik sa iyo. Okay. Number 5. Baguhin mo ang alam mong mali mong gawi nung hindi niya gusto na nakikita niya sa iyo. Pero dapat may dahilan, hindi yung baka naman mamaya nagagalit lang siya nang walang dahilan. Dapat may dahilan kung ba't siya nagagalit. Hindi yung sa isip lang niya
mali ang iyong ginagawa. Dapat alam mong mali nga, kaya nararapat lamang na ito ay iyong babaguhin. Ayan, halimbawa, naging masyado kang seloso, kaya kayo naghihiwalay dahil para na siyang pakiramdam niya ay nasasakal na siya, ay kailangan mo iyong baguhin. Kailangan maging ano, magtiwala ka sa kanya. Number 6. Mas maging malambing ka. Dapat nakikita kanya na lagi kang naka-smile, lagi kang nakangiti upang maakit mo siyang muli. Ayan, dapat lagi kang naka-smile sa anuman ang iyong ginagawa. Kaya lang naman, baka naman tumatawa ka ng mag-isa, hindi na po normal yon. Kailangan pag nasa labas ka, lalo na pag may mga nakikita kang mga kaibigan, ay huwag kang yung mukha mo dapat ay nakangiti. Wag yung nakasimangot ka palagi na parang wala ka lagi samot. Kasi syempre, pag naka-smile tayo, lumiliwanag ang ating mga mukha at naging lalo tayong magandang tingnan. Ayan. Kung sa tingin mo ay unti-unti mo na ulit nakukuha ang kanyang atensyon, doon ka mag-start na kausapin siya ng malambing na paraan. At ito ang start ng muli ninyong pag-uusap na maaaring mapunta sa second time around. Ayan. Sana po ay nakatulong ang video na ito upang muli nating makuha ang atensyon ng ating mga ating mga irog na nang iwan sa atin. Ayan po. Lalo na pag mahal na mahal pa natin sila. Ayan po lamang. Maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.